Bilsen mo, bilsen mo. Saan ba tayo? Ganon. Ganon. Madam, si Mariano Tambo. Papunta sa kwarto ni Cassandra. Nag-tag-team pa talaga yung dalawa. Tingnan mo nga naman. Hindi talaga makatiis si Mariano. Kakalapag lang ng palay, tutukain agad. Madam, imposibleng di magalit si Ellen pag nalaman niya to. Kapag hulog na si Mariano kay Cassandra, kahit na magmakaawa at lumuhod pa si Ellen, hindi na siya papansinin ni Mariano. Hello, Cassandra. Hi, Mr. President. Pero madam, kapag ba nakuha ni Cassandra yung loob ni Mariano, sa tingin niyo makukumbinsi pa natin si Mariano na kumampi ulit sa atin? Eh, di ba galit sa inyo? Sanay na si Mariano sa maraming pera at magandang buhay bilang presidente. Hindi na siya bababa pa doon. Kapag nalaman niya na ako lang ang makakapagbigay sa kanya noon, hindi na niya ako bibitawan. Magagamit ko na siya sa lahat ng mga plano ko. Para sa'yo? Sa akin. Thank you, Mr. President. Para sa maayos na pagtatrabaho mo dito sa palasyo. Para sa maayos na relasyon ng boss at ng empleyado. Cheers. Cheers. Mmm. Sarap. Let me pour you another drink. Oh! Oh my God. I'm so sorry, Miss Paul. Okay. No. It's okay. No, it's okay. So it's okay. Okay ka lang ba? No, mancha lang yan. Sorry. Mancha lang yan. Sorry, nadala lang ako ng alak. Cassandra, sasanay ako dyan. Don't worry. Naantok na ako, Mr. President. Hindi pala mabilis. Good night. Oh, good night. Congratulations, Ramin. I must admit, napabilib mo ako kagabi. Salamat. At hindi yan ang huling transaksyon na magagawa mo, Ramina. Marami ka pang ibang taong makakaharap. Gusto ko kung paano ka kumilos. Kung paano ka magbasa ng sitwasyon. Salamat, boss. Ano rin nangyari kagabi, Malena? Well, sabi sa akin ni Lara, napabilib daw siya ni Ramil kagabi. He literally saved Salvador from a bomb, ha? And that was for Lito dapat. Oh my God, ang galing niya talaga. Grabe. What? Siyempre, mas magaling ka pa rin, babe. Wala pa rin ang tiwala dyan sa Ramil na yan. Pops, yun yun eh. I agree with you. You never trust a cop. At Ramil, hindi lang sa transaksyon kita mapagkakatiwalaan. Pero ikaw na rin ang iaharap ko sa mga taong gustong kumalaban sa akin at trumaidor sa akin. Maraming salamat sa tiwala, boss. Trabaho ko ang proteksyonan kayo. Lara, dun pala sa susunod na malaking transaksyon natin, gusto ko ulit isama itong si Ramil. I'm good with that. Puntahan ko lang sila, Derek. Kailangan ko sila kausapin tungkol sa transaksyon. And by the way, nagpapadagdag yung client ng orders. Ramil, sa susunod na transaksyon, makikipag-deal muna tayo sa kliyente. Ako na muna ang haharap sa kanila. Makinig ka na muna sa magiging usapan. Pwede naman ako na kumausap sa kliyente. Hindi to katulad nung kagabi. Iko-close muna natin ang deal. Kailangan pa magkasundo sa presyo. Alam ko na ang kalakaran. Kaya ko na. Ako na kakausap. May problema ba, Salvador? Boss, alam ko niligtas ni Ramil ang buhay ko kagabi. Napansin ko lang,
May pansariling diskarte. Ano ibig mo sabihin? Boss, ayaw magpaturo. Hindi kaya tayo magka-problema dyan. Walang araw. Yan naman talaga ang kailangan natin eh. Yung may sariling pag-iisip. At kung ginagamit talaga ni Ramil ang utak niya, hindi niya tayo babalik na rin. Nararamdaman ko na magiging tapat siya sa atin pagkatapos yung ginawa niya kagabi. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na siya babantayan ng mabuti. Alaglada, boss. Ramil, alam ko nakuha mo yung loob ni Boss Lito and for some reason nakuha mo yung loob ni Lara. But sa amin, hindi pa. Gusto namin protektahan ng grupo. Paano kami nakakasigurong hindi mo kami babalik ka rin? Seryoso ba kayo? Eh, malay ba namin? Baka binabantayan mo kami. Wala akong panahon makipag-usap sa mga isip bata. Tama, inaala natin. Naka-alerto pa rin sila. Eh, paano natin mahahanap si Sir Cardo Neto? Eh, kung tayo mismo hirap na hirap gumalaw. Kaligtasan na ni Cardo nakataya dito. Kailangan na natin sumugal. Paano kung si Cardo mismo ang nahuli ng checkpoint? Kaya hindi na siya nakabalik. Kaya kailangan na natin kumilos at alamin kung ano talaga nangyari kay Cardo. Naaral ko yung mapa kagabi. Meron tayo bang madadaanan? Paano tayo makakasiguro na walang checkpoint doon? Wala tayong magagawa. Kailangan nating subukan. Titigas na ulo nila. Sa dami ng kamalasang dinala ng lalaking yon, siya pa rin ang sinusundan nila, ha? Hindi pa sila nag-iisip. Lalo na yan si Diana. Ano bang meron yung Cardo na yan, ha? Na halos ibuwis nila ang buhay nila para sa kanya. Baka iniisip nila na handa rin si Cardo na ibigay ang buhay niya para sa kanila. At yun din ang paniwala ko noon. Pero mali pala. Ngayon huli ng lahat, wala na si Aliana. Virgie, naiisip ko din na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak natin. Ano ibig mong sabihin, Teddy? Magiging katulad ka ni Cardo? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Teddy, gusto ko rin na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak natin, pero hindi sa ganung paraan. Magkaiba ang hustisya at paghihiganti. Alam mo yon. Narinig mo ba ang sarili mo, Teddy? Hindi pwede malayang nakakalakad ang isang halimaw na pumatay sa anak natin. At pag nawala ka, iwan mo ako mag-isa. Namatay na nga yung anak natin, mamamatayan pa ako ng asawa. Hindi ko kayang mag-isa, Teddy. Ikaw na lang ang kinakapitan ko, eh. Hindi ko kayang mag-isa. Talagang tagilid tayo. Napakahigpit ng paghahanap nila sa atin. Mas makabubuti siguro kung uwi muna tayo. Palamigin muna natin ang sitwasyon. Tama ka, sir. Talaga pinapakilos na nila Arturo tsaka nilili mga tao nila. Mukhang bantay sarado na tayo. Kaya nga kailangan mahanap na natin si Cardo. Dahil delikadong nasa labas siya habang nakakalat ang mga tauhan nila. Huwag kang maglala, General. Meron pa tayo ibang madadaanan. Dahan-dahan, Jerome. Para hindi tayo makatawag pansin. Panginoon, patnubayan niyo po ang mga kasamahan ko. Ilayo niyo sila sa anumang kapahamakan. At pagpalain niyo na mahanap na nila si Cardo. Diyos ko, alalayan niyo rin po ang apo ko. Puno po ng galit ang kanyang puso. Naguguluhan ang kanyang isipan. Gabayan niyo siya nang hindi siya malihis ng landas. Huwag niyo po siya hayaang makuha ng mga kalaban. At sana po ay makabalik siya sa aming piling ng ligtas. Kamusta, Cassandra? Anong nangyari kagabi? Babaero pala talaga yung Mariano na yun. Sumugo siya sa kwarto ko at may dala pang alak. Kasama yung alalay niya na si Ambo. Alam kong kakagat ang Mariano na yan, pero hindi ko naisip na ganun kabilis. Mukhang maagang madidispat siya ang Ellie na yun.
matanda ka sa akin, Mariano. Siguradong pag nakita mo ko, makakalimutan mo na ang malanding sekretaryong yun. Hindi mo ko matitiis. Anong nangyari sa inyo sa kwarto? Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon, tita. Pinatikim ko ng halik. Pero, hanggang dun lang yun muna. Tama yan, Cassandra. Huwag ka munang bibigay. Unti-untiin mo si Mariano hanggang sa maging sabik siya sa'yo. Para pagkatapos nun, kayang-kaya na natin siyang paikutin at magiging kakampi na natin siya. Hindi ka na natuto, Lily. Sinabi ko na sa'yo na mahirap akong kalabanin. Ngayon, sisiguraduhin ko na babagsak ka mula sa kinatatayuan mo sa palasyo at ako ang papalit sa'yo. Ako na ang magpapatakbo ng bansa. Miss, baka pagkagulan tayo nito. Alam mo, Bes, ang pakiramdam ko, parang gwapo-gwapo ko. Sigurado akong magugustuhan na ako ni Cassandra. Bes, sa tingin mo, ano edad ko? 21. Pwede. Eh, ako, Bes, sa pormahan ko to, ilang taon na ako? Ikaw? 32. Bes naman eh, 30 lang ako eh. Huh? Iba. Good morning, Mr. President. Cassandra, yan ba schedules ko for the day? Yes, Mr. President. Ambo, labas ka muna. Bantay ka doon. Pwede. Nice. Bagay ba tong damit ko sa akin? Lalo kang pumupogi, Mr. President. Talaga? Opo. Huwag mo na akong inuopo. Opa ako eh. Kung yan ang gusto mo, Mr. President. Mukhang close na kayo ng sekretarya mo. Ellen! President Oscar. Mabait lang kasi si Cassandra. Cassandra, lumabas ka muna. Mag-uusap muna kami ni Ellen at ni Mrs. Padua. Yes, Mr. President. Mag-usap nga tayo ng masinsinan, Mariano. Dale, siguraduhin mo na walang aberyang mangyayari sa inauguration ng foundation ko. Malapit na ang eleksyon. Ipatawag mo mga press para bumangon ng husto ang pangalan ko. Walang problema, madam. Kakausapin ko po ang press. At ang mga social media, kailangan maramdaman nila ng hustong presensya ko. Humanap ka ng magmamanage ng mga social media accounts madam, natin. Madam, may nagtimbre sa akin sa gate. Nakapasok nga sa sakin ni Renato Hipolito. Nandito na po siya. Sir, bawal kayo dyan. Madam. Huwag kang makialam dito. Nabasa mo ang papeles ng paglaya po. Lumabas ka dito. Labas! Nasa opisina ka ni Hidalgo. Hindi ka pa naman presidente. Masyado ka nagmamadali, Lily. Ikaw, Renato. Bakit ka nandito? Paano ka nakalaya? Case dismissed. Yan ang mahirap sa'yo, Lily. Masyado mo akong minamaliit. Mabilis na makausap ang Secretary of Justice. Ginamit mo si Mariano. Renato, tayo ang magkakampi. Hindi lang kita napagbigyan, trinaydor mo na ako. Ikaw ang traitor, Lily.
Dahil ayaw mong tuparin ang pangako mo sa aking kalayaan. At alam ko kung bakit. Dahil gusto mo akong hawakan sa leeg at gusto mo akong pasunod-sunurin sa mga utos mo. Hindi yun mangyayari, Lily. Kaya pinalaya ko ang sarili ko. Bakit hindi? Pera at impluensya ko ang binigay ko sa'yo para mapatakbo mo ang drug lab. Kaya may karapatan akong pakilusing ka, Renato. Wala kang kadala-dala, Lily. Ilang beses mo na akong kinalaban. Dapat sa pagkakataong ito, malinaw na sa kukote mo na masama akong kaaway. Paano mo nagawa to? Paano mo nakausap si Mariano nang wala ka dito? Sino ang tumutulong sa'yo? Para kang bata na inagawa ng Candy, Lily. Alam ko na. Si Ellen, ang asawa ni Padua. Dapat, matagal mo nang alam, Lily, na sa apat na sulok ng palasyong ito ay mayroong mga tenga at mata. Ako ang nauna sa'yo dito, Lily. Baka nakakalimutan mo yan. At ngayong ako na ang may hawak ng kapangyarihan sa palasyo. Ako na ang magpapatakbo ng gobyerno. Sisiguraduhin ko na mawawalan ka ng lugar dito. Mag-impake ka na. Mula sa araw na ito, huwag mo na akong tatawaging sir dahil ikaw ang presidente ng Pilipinas. Huwag mong kakalimutan yan. At kung anuman ang pinag-aawayan ninyong dalawa, kalimutan nyo na yan. Mas marami tayong mahalagang kailangang asikasuhin ngayong nandito na ako. Kailangan nating maging organisado. Tutukan natin ang trabaho. Dahil malapit na ninyong maabot ang inyong mga pangarap. Ang ating mga pangarap. Kaya kailangan nating magplano. Ang ibig kong sabihin, Mariano, medyo bawas-bawasan mo yung pagre-relax-relax mo. At Ellen, kailangan mas matalino ang pagmamatsyag dito sa palasyo. Makakabayag na may saan ng Renato na yon. Ano na ba ang plano? Iko-consolida natin ang buong gobyerno. Papalitan natin ang lahat ng department secretaries at ang ilalagay natin ay yung mga loyal sa atin. At bilang Presidente Mariano, ikaw ang gagawa niyan. At dahil ikaw ang Presidente, doon ka na maglalagi sa opisina mo. Huwag ka nang magsusuot ng mga ganyang damit. Tita, huwag ka mag-alala. Nandito ako. Sisiguraduhin ko na matatapos ang maliligayang araw niya. At kung anuman ang nangyayari sa inyong dalawa, pababayaan ko kayo. Hindi ko kayo pakikialaman. Ang importante, Mariano, ay gawin mo ng maayos ang assignment mo bilang isang presidente. At susunod ka sa lahat ng iuutos ko sa'yo. Paliwanag. Oo, Renato. Hindi ako mapapaalis dito! Ibabalik ko siya sa impero, pinagkalingan niya! Long time no see, Lito. Mr. Balmoria. Mr. Repolito, you are back. It's good to be back. These are my new associates, and this is Miss Lara Vera. Oh, Lara, sana makasabay ka sa negosyo. Galing ako sa pamilyang Vera na nagpalaki ng negosyong droga dito sa lugar na to. Vera, Vera. Yes, narinig ko ng apelido yan. Well, I think I'm in good company. The question is,
are we in good company? Well, I'm a free man now. And I'm very close to the president. I can protect all of you. Para kayong nakasandal sa pader. Mr. Hipolito, now that we are all good, I just want to let you know na tuloy pa rin ang lahat ng business transactions.